ang tao nagmamahal sa bayan, nagmamahal sa bawat Pilipino. Mayor, former President Rodrigo Rawa Duterte! Light, please, lights. Sigaw niyo sa mundo! Ang nagmalasakit, nagmahal, wala akong no longer in politics. I am not a candidate. Nahirapan nga ako mag-akyat ng hagdanan. I am 80 years old. Hindi, 79 lang, pero hindi binibilang yan eh. Kasabi mga last daw. Sabi ng asawa ko, 80 na ako. O sige, 80 na. Pero nung itong lumabas itong People's Initiative, okay man yan, abogado ako. There are three ways of amending the Constitution. Mag-constitutional convention, mag-election tayo sa political districts ng representante para sa assembly to convene there and propose changing or modification of our Constitution. Itong People's Initiative, pati itong Congress, they would convert the Congress into a constituent body and propose the Constitution. Alinman dyan sa lahat, it will be submitted to the people for ratification. Ang problema dito, ako, Mr. President, Ma'am Lisa Araneta Marcos, hindi ninyo ako kalaban. Wala akong sinasabi ng masama. Hindi lang ako makakampanya noon. Alam mo, iniiwasan ko ito. Itong panahon na ito, ito talaga ang iniwasan ko kasi mapipilitan ako ngayon magsalita laban ng mga tao sa gobyerno. Alam mo, Mr. President, hindi ako maghingi ng tawad. Kagawan mo yan eh. It is your responsibilities sa sarili mo. What you do in this world binds you. Iyo yan. Huwag mong sisihin ang ibang tao kasi sarili mong utak at katawan yan. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo, kung hindi magkaibigan, magkakilala. Eh, ikaw eh, pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Pabor lang ako namang nagmamakaawa kasi it will divide the nation at madugo itong panahon na ito. Alam mo,
Mr. President, sabihin ko maya sa tao kung ano ka. Noong unang panahon, hindi tayo puro Bisaya nagkita-kita doon sa Luzon. There was a community of Filipinos. Galing Visayas, galing Ilunggo, galing Waray, galing Mindanao, galing Hulo, galing Lanao, Cebu, Samar, at taas Pampanga, Apare, nagkita-kita yung mga minuno natin. Kasi hinawakan tayo ng Espanyol, pati Amerikano. Nung dumating ang panahon na tayo'y nagkaharap na, sabi ng mga lolo natin, ano ang gawain natin sa bayan natin? Pwede ba tayong magbarangay-barangay lang o magkaisa tayo? Di na bali, iba-iba ang salita natin. It was agreed by the Filipinos then of all walks of life, mga Ilocano, mga Cebuano, mga taga Mindanao, they agreed to form a constitution. Huwag ninyong pakialaman ang constitution kasi yun ang bahay opisyal ng Pilipino. Anak ka ng... Bakit pumasok sa utak ninyo yung People's Initiative? Anong nakain ninyo? There's nothing wrong with the Constitution right now. Alam mo, sa umpisa pa lang nagdududa na ako. Bakit? People's Initiative manggaling sa tao. Dito, mga congressman, alam ninyo, kung magkaletse-letse yung buhay na ito, sabihin ko sa military, sirahan ninyo yung Congress. Bakit binababoy ninyo ang bayan natin pag pinilit mo ito? Lalabas ka ng Malacañan kagaya noong panahon na pinalayas kayo. Ano ang kasalanan ng Pilipino at gumagastos kayo, binibili milyo, milyon ng milyon, kayong mga congressman? Estapa yan. Swindling yan. Kaya sabi ko, by a stroke of fate, nabalik ako dyan sa Malacañan. Kayong lahat, kagaya ng Marcelo, ng tatay mo, Bongbong, kayong lahat, congressman, nandoon kayo sa krami. Ipasok kayo ng dalawang taon para leksyonin niyo.